Hi guys! Welcome sa Cooking and Arts EPC. Yun. For today's vlog, tuturuan po namin kayo kung paano ba magluto ng adobo sa asin, adobong natural, adobong puti. Yun, bali tuturuan po kayo ng asawa ko kung paano magluto nito, yung ulam ko ngayon. Yan o, napakasarap. Walang toyo, walang suka. Asin, tubig. Yun, pinagmamalaki po pala itong putahe ng mga Bicolano. Yun, adobo natural yung tawag sa amin dito. Yun, turo namin sa inyo, step by step procedure, kung paano balutuin to in original way. Puro, pure, and legit na adobo natural. Wala nang madaming mga pa-epek-epek. So, simulan na natin yung video. Intro muna tayo guys. Tara, simulan na po natin. So, kailangan po natin ng baboy, tubig, dahon ng laurel, paminta, betchin, bawang, at asin. So, much better po. Yung cut po nung baboy natin, medyo malalaki. Huwag pong masyadong maliliit. Kasi kapag naluto po yan, liliit po yung masyado. Lagay na po natin yung baboy sa ating mga kawali. Lagay na rin po natin yung bawang. So, sa adobong puti or adobo sa asin, much better po kung madami kayong ilalagay na bawang kasi yan po talaga yung nagpapalasa dyan. Lagyan natin ang asin. Depende na po sa inyo kung gaano karami yung lulutuin nyo, doon na rin po nakadepende yung asin na ilalagay nyo. Lagyan na tayo ng paminta. So ang ginamit po namin paminta ay pamintang durog. Pwede rin namang pamintang buo. Lagyan na rin natin po yung dahon ng laurel. Siyempre, adobo yan. Kailangan talaga po natin lagyan ng dahon ng laurel. So, lagyan rin natin ng betchin. Depende na rin po sa inyo. Kung hindi nyo lalagyan, okay na okay lang po. Lagyan na rin natin ng tubig. Ilagay na po natin sa ating mga lutuan. Lutuin natin sa medyo katamtamang apoy lang. Saktong apoy lang. Takpan. Hintayin po natin na kumulo. Yan, kumukulo na po siya. Medyo naaamoy ko na. Haluin lang po natin para yung mga nasa ibabaw ay mahalo. Haluin natin ng may konting pagmamahal. Yan, takpan na muna natin uli. Maglalagay po ako ng additional na tubig kasi hindi po ganun kalambot yung karne. Mas maganda po kasi yung medyo malambot na malambot yung karne. Haluin po natin uli. Hintayin po natin na mawala yung tubig at magmantika na po ng kusa yung karne. Halu-haluin na muna natin para hindi siya masunog. Sa magtatanong po pala, ang ginastos lang po namin dito 120 pesos lang naman po. Binili lang po namin yung baboy.
Kasi yung ibang mga ingredients, eh, nandito na rin naman po sa bahay. So, hindi na po namin binili. Yun, malambot na po yung karne. Tamang-tama po yung idinagdag kong tubig. Magdadagdag rin po ako ng mantika or oil. Sa pagluluto ko pala nitong adobong natural or adobo sa asin, medyo konting pag-iingat lang kasi kapag malapit na pong maluto yung karne sa kanyang mantika, eh pumuputok po yan. Delikato po, baka pumatalsikan tayo sa mata or sa ang part ng ating mga kamay. Halu-haluin natin ulit para maluto lahat ng karne. Medyo dumidikit na po siya sa kawali at naaamoy ko na. Naaamoy ko na talaga yung bango ng ating adobo sa asin. Halu-haluin lang natin ulit. Halo ng may pagmamahal sa ating mga paglulutuan. Yun, ito lang po yung technique. Kapara po pag magluluto kayo, hindi po sa inyo tatalsik. Patayin nyo na muna po yung inyong mga lutuan bago nyo po haluin. Kasi marami po akong nakikitang video, nahihirapan po sila kapag maluluto na yung karne kasi tumatalsik. Siyempre mainit po yung mantika. So ang technique lang po dun, patayin lang po natin yung ating mga lutuan. Diba? Napakasimple. Haluin lang po natin. Buksan na po natin uli yung ating mga lutuan. So, kapag ganito po palang malapit na siyang maluto, dahan-dahan na lang po yung apoy nyo, hinaan nyo na lang po para hindi po siya masunog. Malapit na po itong maluto, hintayin na lang po natin na ano siya, maging golden brown. Yung iba po kasi nagluluto nito, talagang ginagawa po nila, pinapapula po nilang masyado yung karne. So, ang mangyayari po nun, titigas pong masyado yung karne. Ganyan po, kasimple at kabasic, yung pagluluto ng adobo sa asin, adobo natural, or adobong puti. Original Bicolano recipe. And done. Salamat po. Tapos na po yung ating adobong sa asin. Prepare na po natin sa ating mga plato. And yon, kung gusto-gustuhan nyo po yung video na to, at kung sa palagay nyo nakatulong po itong video na to, paki-like, share, and subscribe naman po ng aming YouTube channel, Cooking and Arts ETC. Maraming salamat po. And don't forget to click na rin po nung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video at mga bagong ulam recipe na i-upload namin. Maraming salamat po. Enjoy eating!